Hi everyone! Magandang araw sa inyong lahat! Sabado na naman po, nako, panibagong kwento na naman ang ating pagsasaluhan kahit weekend na weekend at galang-gala ka na dyan. Nako, saan bang punta mo ngayon? Buti naman at napatambay ka dito kahit saglit. Tapos na ba ang lakad mo o paalis ka pa lang? Ayos lang po, basta't bigyan niyo ako ng konting panahon niyo sa araw-araw para pakinggan ang mga kwentong ating itinatampok dito sa ating programa. Muli po, nagpapasalamat ako mula sa kaibuturan ng aking puso, kasama na rin ang asawa ko kung saan siya yung taga-edit at tagalagay ng thumbnail dito sa ating program. And syempre po, maraming salamat sa inyong lahat sa walang sawa niyong pagsuporta dito sa ating channel. Hello kay Socorro Obien, maraming salamat. Kay Alcora Ukit or Alcora Ukit, thank you so much. At sa lahat po ng mga hindi ko pa pala nababasa na mga matagal-tagal ng comments o madali akong kausap. Sige, hello po. Hi kay Hasna. Hasna Kadingilan. Ayan, hello sa iyo. 2023 pa raw, napapakinggan niya na ang ating kwento. Kay Nida Estuaria, maraming salamat. Hello sa mga taga Tondo. Thank you so much. Windy Francisco 4715. Thank you so much sa iyong pakikinig. And syempre, maraming salamat kay Edita Salvador. Salvador, maraming thank you. And hello raw sa masugid nating taga Subaybay from Pepmaco, Laguna. Amy Lanting, Alexander Dancel, Jonathan Isaiah or Asha or I don't know. Dues Gagarin and Lee Arvin Alim. At sa lahat po ng naka-duty raw sa kanila, hello po. Milagros Guerrero, maraming salamat. Thank you din kay Ano Bono, Lemery Batangas. Ayan, thank you so much sa inyong pakikinig. Kay Jemery Cugiron, thank you so much from Saudi Arabia. Hello daw sa family niya sa Caloocan, thank you. And kay Riri Pot, hello daw. See you soon. Edward Agabien, sa anak niya raw. RV Miranda, maraming salamat. And hello po sa mga taga Macau, mga OFWs natin dyan na laging nakikinig sa atin at walang sawang sumusuporta sa programa natin dito na Dear Mama Mia. Hello po. And syempre kay Beth Lyrics from Cagayan de Oro, hello sa'yo. Maraming salamat. Jane from Singapore, thank you so much. Hello din kay Faith Flores. Sayon, ganda raw ng storya. Hello sa Team Rarara and Harana Boys from Faith Flores of Caloocan. Ria Andrea Mabuting Odebret. Tama po ba? Hindi ko alam eh. Thank you so much, Marites Loretta Yante. Maraming salamat sa iyo. And Marlon Royo. Hi, Marlon. Thank you so much, Victor. Torcos, thank you very much sa pakikinig. And syempre, Connie Batan, maraming salamat. Hello kay Camille and Odie Batan from Sydney. Ayan, more power daw sa ating channel. Kay Rose Kalang, maraming thank you sa'yo. Charmaine J. Ang Pisino, thank you so much. At syempre, sa lahat po ng nag-comment sa ating kwento kahapon. Hello po kay Socorro again. Hello, Mary Grace Rikina from Maigo, Lanao del Norte. Hello din kay Hasna. Ayon, Nida Estuaria from Tondo. Ayun, naibalik ko na yung pangalan niya. Didi Valencia, thank you so much from Bicol. Jocelyn's Channel, maraming salamat. Riri Pot, hello again. Marilo Manliges, maraming salamat sa'yo. Windy Francisco, thank you so much. At sa lahat po na nang nag-comment sa atin, hello kay Aurial Canesis, maraming salamat. Mama Mia, ang ganda ng kwento. Oo, maganda talaga ang kwentong pinapadala sa atin ng ating mga tagapakinig. Marami pa po yung mga kwento na yan. Halos hindi ko na mabasa lahat kasi nga, pinuproofread po natin every time, ba? Diba? Hello din kay user IT1MI7. Hello po, maraming salamat sa iyo. Parang nagmukbang siya. Ang dami niyang comments sa iba't ibang kwento. Parang nagmukbang siya. Hello kay Aris Zodiac, Susana Bazer, Talia Bacornay, Wash Out Channel, hello sa iyo. Maria Rapada. Hello din kay, sino ba to? Josie, kay Diana Diaz, thank you so much. Charo Siliao,
Maraming maraming salamat sa iyo, Marvie Monticello. Thank you so much. Sa lahat po ng mga nag-comment, hello sa inyo. Sa susunod po, babasahin natin ang inyong mga komentaryo. But syempre, for now, puntahan muna natin ang ating kwento ngayong araw na may pagkakapareho man sa ibang kwento, pero iba po to. Kakaiba po ang naging partner niya. Masabi mo talagang, wow, charot. Anyway, simulan na natin ang kwento na pinadala sa atin ni Leira dito lamang sa Dear Mama Mia. Maraming bagay na ating ipinipilit dahil ang akala natin ang kaligayahan ay dito natin makakamit. Pero minsan, kahit anong ligaya na ng pakiramdam mo, darating pa rin sa pagkakataon na ang lahat ng ito ay tuluyang magbabago. Dear Mama Mia, hello po sa inyo at sa lahat po ng nakikinig at sumusubaybay ng iyong YouTube channel. Hindi po ito typical na love letter. Hindi po ito ang typical na letter na kinukwento mo o binabasa mo. May kwento din naman ang sulat na to, Mama Mia. Pero yung last part po, sana po ay mabasa nyo rin. Ito po ay isang open letter para sa aking ex-boyfriend. Isang lalaking minahal ko ng todo-todo. Sana po, Mama Mia, pwede mo ring basahin ang mga ganitong style ng letter. By the way po, Mama Mia, if ever mababasa mo man ito, sana po before or on March 16 kasi birthday ko po yun. Bago po ang lahat, nais ko munang magpasalamat sa inyo dahil binigyan niyo ng pansin at pagkakataon na mabasa itong kwento ko. Before ko po sisimula ng lahat, bigyan niyo po sana ako ng pagkakataon para mabigyan kayo ng konting information about me. I'm Leira. 35 years old na ako ngayon, Mama Mia. Currently, nandito po ako sa France naninirahan at dito na po ako nagkatrabaho. Actually, Mama Mia, isa po akong single mother. Namatay na po ang dati kong asawa. Meron kaming anak, isang lalaki na magpo-14 years old na. Mama Mia, 11 years na po akong single mother. Sa totoo niyan, noon akala ko ay hindi na ako makakahanap pa ng panibagong pag-ibig. Akala ko, Mama Mia, lahat na lang ng dadaan sa buhay ko ay puro fling na lang. Puro flirt-flirt na lang. Hindi ko inasahan na mahuhulog pala ako sa isang lalaking ang akala ko noong una ay hinding-hindi ko mabibigyan ng pagkakataon para sa pag-ibig na kanyang inaasam mula sa akin. Mama Mia, itago na lang natin siya sa pangalang Logan. Matagal-tagal din po ang naging relasyon naming dalawa. Mama Mia, 39 years old na si Logan. At bago pa magkahulihan ay sasabihin ko na dito pa lang na isa po siyang lalaking may asawa na. May 5 na rin siyang anak pero mula po sa 3 magkakaibang ina. Isa ang anak niya sa dati niyang girlfriend, isa rin sa side chick niya at 3. Isa rin sa side chick niya at 3 po sa kanyang asawa. Mama Mia, sustentado naman niya yung 2 mga nauna niyang mga babae. Kahit medyo komplikado kasi sabay na buntis yung 2 niyang babae at yung kanyang asawa. Mama Mia, yung asawa niya ngayon ay pinakasalan niya po noong taong 2019. Yun po talaga ang kanyang original na girlfriend that time. Pero mas naunang mabuntis ng konti yung side chick niya ng 6 months. But according to his story sa akin, Mama Mia, sana ay iiwanan na niya yung girlfriend niya dati. Pero mas gusto raw ito ng kanyang pamilya kasi raw ito ang wife material at hindi yung sina-side chick niya. Si side chick kasi Mama Mia ay kabarkada niya.
So kajaming sa galaan at inuman. Kaya naman ayaw ng kanyang pamilya doon sa babae kasi nga mahilig raw itong uminom. Mahilig itong makipagbarkada sa kung kani-kaninong mga lalaki. Sa madaling salita, Mama Mia, kahit na nagkaroon na siya ng girlfriend, ay hindi pa rin niya iniiwan yung kanyang side chick. Hanggang sa mabuntis niya ito. Pero yung girlfriend niya, Mama Mia, ay hindi gusto na sumuko o sukuan ang kanilang relasyon. Ang totoo niya ay alam ng girlfriend niya ang tungkol sa pagkakabuntis ng kanyang side chick. Kaya lang lumaban daw talaga ito. At ginamit pa ang kapangyarihan niya bilang siya yung bet ng kanyang family. Sa totoo niyan, Mama Mia, kahit daw nung sinabi na ni Logan sa kaniyang girlfriend na meron na siyang nabuntis na ibang babae, ay doon pa raw ito natutulog madalas sa bahay nila. Mas lalo daw itong humigpit ang kapit sa kaniyang pamilya at sa kaniya. Mama Mia, kahit na ayaw niya raw na nandoon ang girlfriend niya, ay wala rin daw naman siyang magagawa. Kasi nga gustong gusto ng kaniyang pamilya yung babae. Palagi nitong iniimbita ng kaniyang mga magulang para magpunta sa bahay nila. Pinapatulog rin daw ng mga ito sa kaniyang kwarto ang girlfriend niya. Hanggang sa yun na nga, naging magic Mama Mia at nabuntis din niya yung kaniyang girlfriend. Pero Mama Mia, kahit nabuntis na niya yung girlfriend niya, ay nagsama pa rin sila. Kaya lang Mama Mia, yung babae, yung side chick niya, alam nito na kahit kailan ay hinding-hindi niya makukuha ng buo si Logan. Ang girlfriend kasi niya, Mama Mia, kahit na nabuntis na ito ay alam pa rin na nag-e-exist yung side chick ni Logan. For almost 6 years sila na ganoon. 2017 kay Mama Mia, hanggang sa nabuntis ulit yung girlfriend, yung official girlfriend na kilala ng kaniyang mga magulang. Hindi raw nila planado yung pangalawang pagbubuntis nito. Yun ang sabi ni Logan sa akin. Mama Mia, lagi naman daw niyang tinatanong ang girlfriend niya kung safe ba tuwing may mangyayari sa kanilang dalawa. Ayaw na raw kasi ni Logan noon na dagdagan pa ang tatlo niyang anak. Yung isa sa dati niyang ex-girlfriend, yung isa sa side chick niya at yung isa sa girlfriend niya. Kaya lang nabuntis ulit ito. Kaya mag-aapat na ang kaniyang anak. Mahirap daw kasi na magkaroon ng maraming anak lalo pa at hindi naman ganoon kaganda ang kaniyang sinisweldo. Pero Mama Mia, hindi niya alam kung bakit nabuntis raw ang kaniyang girlfriend na sinabihan naman niya ito na mag-control na. Lagi silang gumagamit ng calendar method. Kaya lang in the end, ang pakiramdam niya ay parang naisahan siya ng kaniyang girlfriend. Kasi raw, Mama Mia, wala pang 1-year-old yung bunso nila ay nabuntis na naman ito ulit. Oo, Mama Mia. Magtatatlo na ang kaniyang anak doon sa girlfriend niya. Base kasi sa kwento ni Logan sa akin ay wala raw sa plano yung baby number 2. Pero tinanggap na lang niya kasi ang alam niya raw ay nagkamali sila ng bilang ng kalendaryo. Pero 2 beses pong nagkamali ng bilang. Kasi nga dumating din si baby 2018. Mama Mia, na-disappoint daw masyado si Logan nung mga panahon na yon dahil 5 bata na ang kanyang sosustentuhan. Kaya kailangan niyang kumayod ng todo. 2 yung sustentado niya na hindi niya kasama sa iisang bahay at magiging 3 na rin yung anak nila ng kanyang girlfriend. Yun nga lang Mama Mia, yung babae ay wala pong trabaho nung mga panahon na yon kasi may 2 bata pa na inaalagaan. Medyo natuliru raw si Logan nung mga panahon na yon, Mama Mia. Gusto niyang tumakas sa pamamahay nila at gusto niyang takasan ang mga responsibilidad na meron siya. Kaya naman Mama Mia,
umalis siya ng bahay nila. Tumira muna siya sa kanyang kapatid ng almost 4 months. Pero nung pinanganak na ang baby 2018, ay nagdesisyon si Logan na bumalik sa kanilang bahay. Mama Mia, dahil 3 na nga ang anak nila ng kanyang girlfriend, ay kinausap na siya ng tatay nito na siguro ay panahon na para mag-settle down silang dalawa. Panahon na para pakasalan ni Logan ang anak niya. So yun na nga, walang nagawa si Logan kundi pumayag na magkaroon ng isang kasal sa pagitan niya at ng kanyang girlfriend. At nung official na maging mag-asawa silang dalawa, Mama Mia, officially ay wala na raong ginawang side chick itong si Logan. Yung side chick nga pala niyang pangalawa na hindi bumitaw for 7 long years ay bumitaw, Mama Mia, nung magkaroon na ng baby 2018. Nung naging 3 na ang anak ni Logan sa girlfriend niya. After 7 long years, ay bumitaw na rin yung babae. Ang sabi ni Logan sa akin ay dun lang niya nalaman, Mama Mia, na umaasa pala yung side chick niya na siya yung pipiliin, na siya yung sasamahan ni Logan sa huli. Kaya lang, nung naging 3 na ang anak nila, Mama Mia, ng kanyang girlfriend, ay dun naisip ng side chick na sadyang wala siguro talaga siyang kwenta para kay Logan. Kasi nga, ang sabi nung babae, kung hindi raw talaga mahal ni Logan yung girlfriend niya, dapat hindi na niya paulit-ulit na ginagalaw. Pwede namang siyang galawin na lang. Pero ang sabi rin ni Logan sa akin, Mama Mia, mahirap raw pigilan ang damdamin at ang pananabik, lalo na't nasa iisang kwarto lang silang dalawa ng girlfriend niya. Kumbaga, Mama Mia, wala rin daw siyang nagawa sa huli. Kaya naman nung naging 5 na ang palalamunin niya kasama pa ang asawa niya, ay nagtodokayod na siya sa trabaho. Bahay at work lang daw kasi siya. Ang sabi niya, mahal na mahal niya raw ang mga anak niya, lalong-lalo na ang 2 niyang mga babaeng anak. Naging maganda naman daw ang takbo ng kanyang buhay. Nasusustentuhan naman daw niya ang kanyang mga anak. Nabibigyan naman daw niya ng magandang pamumuhay ang kanyang mga anak. Hanggang sa dumating ang pandemic at isa ang mga pinagtatrabahuan niya ang nag-close, Mama Mia. Nahirapan daw siyang pumasok kasi malayo. Noon ay parang na-depress siya at sobrang nalungkot sa mga nangyayari sa kanyang buhay. Hindi ko alam kung totoo, Mama Mia, pero ang sinabi sa akin ni Logan ay parang pinupwersa siya ng kanyang asawa na gumawa ng paraan para magkaroon ng ibang trabaho. Dahil kung hindi, pare-parehong magugutom ang mga anak nila. Sabi niya, dahil sa pamumwersa at pamimresure ng asawa niya, Mama Mia ay nagka-stress po siya, na burnout, hanggang sa napabarkada siya. At yung mga barkada niyang yun ay hindi nagbigay sa kanya ng magandang impluensya. Napa-drugs patuloy siya, Mama Mia, at lalong napariwara ang kanyang buhay. Lagi silang nag-aaway ng girlfriend niya. Umaabot pa sa punto na nasasaktan niya ito ng pisikal. Pero Mama Mia, ang sabi niya ay hindi pa rin daw bumibitaw yung asawa niya. Ang sabi niya, bunganga lang daw ito ng bunganga. Kapag nasaktan niya ng pisikal ay umiiyak lang, pagkatapos ay natutulog at kinabukasan ay bubungangaan na naman siya. Hanggang sa pagkatapos ng pandemic ay nalipat siya ng trabaho. At dito na nga siya, Mama Mia, sa kung saan ako nagtatrabaho at kung saan kaming dalawang nagkakilala. Way back August 2020 nung mag-start ako sa trabahong yun. Pero Mama Mia, I totally talked to him mga October 2021 pa. Hindi kasi ako mahilig makipag-usap sa mga katrabaho ko, Mama Mia. Hindi ako mahilig makipag-usap, lalo na at mga lalaki. Pero Mama Mia, dumating talaga sa punto na kailangan ko siyang kausapin tungkol sa trabaho. Kaya lang, parang hindi siya pumapayag na hanggang trabaho lang ang magiging koneksyon naming dalawa. Lumalim pa yun ng lumalim.
hanggang sa naging magkaibigan kami. At ang sabi nga nila, the rest is history. Pero Mama Mia, ngayon na binabalikan ko ang kwentong ito, sinasabi ko sa sarili ko na sana pinagpatuloy ko na lang na hindi siya kausapin o hindi sila kausapin sa opisina. Dahil tuloy sa pakikipagkaibigan ko sa kanya at sa iba naming mga kaopisina ay nabola-bola patuloy niya ako. Doon na nga nag-start Mama Mia. December 2021, lagi niya akong kinukulit halos araw-araw kung kailan daw ako makikipagkape sa kanya. E sanay naman ako Mama Mia na mga lalaki talaga ang mga ka-workmates ko. Lahat sila ay nagyayaya sa akin. Pero palagi kong sagot sa kanila ay next year. Mama Mia, baka isipin niyo na masyadong mahaba ang buhok ko. Well, sa workplace kasi namin Mama Mia, ako, tatlo lang kaming mga babae. Ako lang yung nag-iisang Pinay doon. Tapos yung dalawa Mama Mia ay parang nanay ko na. So, mapalagay na natin na walang ibang choice yung mga boys dun sa amin. Kundi ako lang ang yayain dahil ako lang naman ang bata-bata doon na babae. Kumbaga Mama Mia, ako lang ang only option nila. Ako lang ang pwede nilang pagtiyagaan. Hanggang sa hindi ko siya pinapansin, lagi kong sinasabi sa kanya na maybe next year na lang. December 2023, Mama Mia. December 23, 2021, Mama Mia, nung finally, hiningi na niya ang cellphone number ko. At ewan ko ba kung bakit binigay ko naman kahit alam ko na may asawa siya. Ang palakad niya kasi sa opisina noon, Mama Mia, ay nagkakalabuan na sila ng kanyang misis. Ang lagi niyang sinasabi sa lahat sa amin ay hindi naman talaga pagmamahal ang nagbabond sa kanilang dalawa kundi yung mga responsibilidad nila sa kanilang mga anak. Kaya naman Mama Mia, parang naging normal na lang sa opisina na pumiflirt sa akin si Logan. Ako din naman ay parang naging normal na lang din yun sa akin. Ganun kasi doon sa ibang bansa, Mama Mia. Ganun dito. Parang casual na lang ang mga ganyan. Na habang may asawa pa, ay may kinakalantari ng iba dahil magkasama lang naman sa bahay yung mag-asawa pero hindi naman na sila ganun katindi ang kanilang relasyon. Kaya naman, baliwala lang sa akin noon na parang piniflirt ako nitong si Logan. Kaya binigay ko na rin ang cellphone number ko. Pero hindi pa siya nakontento sa cellphone number ko. Nung gabi din na yun, ay he asked agad for a kiss from me. Pero syempre dahil Pinay tayo ay pa-hard to get pa ako Mama Mia. Kaya naman, number lang ang binigay ko sa kanya. Hindi ko binigay yung hinihingi niyang kiss sa akin. Hanggang sa lumagpas na yung Pasko. Lumagpas din ang bagong taon, pero hindi naman siya nagtitext sa akin. Mahaba-haba ang naging bakasyon namin noon, Mama Mia, dahil ganun po sa ibang bansa. Parang long holidays yung Christmas hanggang New Year. Hanggang sa January 3, 2022 ay bumalik na kami sa trabaho. Pagkakita niya agad sa akin ay binungad niya agad yung, oh, next year na ha. Subukan, sasama ka na sa akin magkape. Mama Mia, hindi ko nga pala nabanggit sa inyo. Pinoy po si Logan. Kaya lang, nung sinabi niya sa akin, nahahalikan niya ako ay parang na-excite ako. Pero umiti lang ako, Mama Mia. Hindi ko sinabi sa kanya na pumapayag ako o hindi. Kaya lang, hindi naman ako na-inform Mama Mia na ang kiss pala na hinihingi niya sa akin ay hindi naman pala sa pisngi kundi sa labi agad. Doon ko pala malalasahan yung kape. He kissed me sa loob ng sasakyan ko. Doon ko nalaman na hindi lang pala sa salita medyo wild itong si Logan kundi maging sa action din. Medyo wild siya pagdating sa kiss, Mama Mia. Maingay, malaway, at saka madila. Kaya naman medyo napahiya pa ako sa performance ko noon. At pagkatapos nga noon ay we became textmates. Sobrang na-enjoy ko yung company niya.
From 6 a.m. pagkagising ko pa lang ay kausap ko na siya. Hanggang sa maghapon kami sa work at pag-uwi habang kumakain, habang nagwa-wash up hanggang sa matulog Mama Mia, ka-text at kausap ko po si Logan. Hindi ko naramdaman na may iba. Naging kami nga pala isang araw matapos ang first kiss naming dalawa. January 4 yun. And then Mama Mia, January 12, parang naging kukonti yung work namin noon. So sinabihan kami ng boss namin na pwede kaming mag-day off na lang daw. Ganun po sa ibang bansa. Hindi katulad dito sa Pilipinas, Mama Mia, na kahit wala kang tinatrabaho, basta't oras ng trabaho ay dapat nasa opisina ka. Sa ibang bansa po kasi, Mama Mia, kapag walang trabaho ay wala ring bayad. Kaya naman pinag-off na lang kami ng boss namin nung araw na yon. Pauwi na sana ako pero bigla namang nagyaya si Logan na manood na lang daw kami ng sine. May sinihan kaya na bukas ng 7 a.m. Mama Mia, nag-ikot-ikot muna kami, hanap ng mapupuntahan. Unfortunately, wala po talagang nagbubukas na mall ng 7 a.m. Pero hindi po ako magpapaka-plastic. Alam ko po na walang bukas ng mall sa 7 a.m. Alam ko, Mama Mia, at sumagi din sa isip ko na iba ang gustong puntahan ni Logan. Bago pa man kami umalis ng opisina, alam ko na sa sarili ko na kapag sumama ako sa kanya, ay pihadong sa biglang liko kami pupunta. At yun na nga, Mama Mia. Habang nasa daan kaming dalawa, habang naghahanap ng pwedeng galaan, ay nag-segue na agad siya. Ang sabi niya, malamig palang maggala sa labas. Pahinga kaya tayo, Leira? Pwede kaya yun? Sabi niya. Mama Mia, alam ko kung saan ang gusto niyang puntahan pero hindi ako pumalag. Ngumiti ako at tumango. Ang totoo niyan, Mama Mia, isa rin po sa mga rason kung bakit ako pumayag na magkaroon ng koneksyon kay Logan higit pa sa kiss. Eh dahil aaminin ko po na namimiss ko ng may kayakap at may kasiping. Kaya naman nung bumalik na kami at nung pumunta na kami sa biglang liko ay dun na nangyari ang hindi dapat mangyari. Mama Mia, magaling si Logan. Magaling siya pagdating sa kama. Alam ko, Mama Mia, na OA pakinggan para sa iba. Pero I felt something. Oo't naging kami naman talaga pero hindi naman ganoon katindi ang nararamdaman ko sa kanya noon. Pero nung binigay ko na sa kanya ang pagkababae ko, yung pinatikim ko na sa kanya ang katawan ko, Mama Mia, dun ko naisip na gusto ko si Logan. Gustong gusto ko siya. Hindi lang niya ako pinapakilig. Hindi lang niya pinapakilig ang katawan ko. Hindi lang niya pinasasarap ang katawan ko, Mama Mia, kundi may iba din akong nararamdaman sa kaibuturan ng aking puso. Nakakahiyaman pong aminin ngayon pero I think I'm in love with a married man. Oo, Mama Mia, mali sa kultura nating mga Pinoy. Pero sa kultura sa abroad ay parang naging normal na lang ang mga gawaing ganun. Ewan ko ba, kahit na may asawa siya, pakiramdam ko pa rin nung magkasama kami ay everything is perfect. Every day kaming magkasama sa trabaho and then once a month ay nag-aabsent kaming dalawa para maghapon kaming magkasama sa biglang liko. Hindi naman po once a month lang may nangyayari sa amin. May nangyayari naman sa amin pero parang quickie-quickie lang, Mama Mia. Pero naglalaan talaga kami ng isang araw sa isang buwan para one-two-sawa ang aming pagniniig sa loob ng malamig na kwarto. Hanggang sa dumating na ang buwan ng Abril. Third month rin namin noon. Mama Mia, sinulatan ko siya bilang regalo ko sa kanya. Hindi ko alam, Mama Mia, pero alam na alam ng puso kong mahal na mahal ko na si Logan nung mga panahon na yon. Nag-e-effort na kasi ako sa kanya. Love letter at kung ano-ano pa.
Pero nakita at nabasa ng kanyang asawa ang sulat na binigay ko kay Logan. Mama Mia! Kinabahan pa ako nung una pero ang sabi niya wala lang daw yun. Matagal na raw kasing cold ang relationship nilang dalawa. Kahit noong hindi pa kami magkakilala ni Logan. Wala raw akong kasalanan, Mama Mia, dahil matagal na raw na hindi sila nagsisiping dalawa. Matagal na raw na walang nangyayari sa kanila. Matagal na raw, Mama Mia, na hindi mag-asawa ang turingan nila sa isa't isa. So nakampante ako. Mas lalo akong nakampante dahil alam ko na alam ng asawa niya na nag-i-exist ako sa buhay nilang dalawa. Pero wala siyang ginagawa noon. Hindi niya ako kailanman kinausap. Hindi niya ako kailanman tinext, Mama Mia, o kinumpronta. Kaya pakiramdam ko, Mama Mia, alam niya ang tungkol sa akin at tanggap na niya yun. 12 hours kasama ko si Logan sa trabaho. Tapos, Mama Mia, kapag nakauwi naman ako, ay kausap ko pa rin siya sa cellphone. Nakahang lang po yung call naming dalawa gabi-gabi. Kasi gusto niyang i-assure ako na walang nangyayari sa kanilang dalawa ng asawa niya. Naririnig ko pa si Logan, Mama Mia, na humihilik sa kabilang linya. Naririnig ko bawat galaw niya. Kaya alam ko, Mama Mia, na naging totoo sa akin si Logan. Alam ko na totoong walang nangyayari sa kanilang dalawa ng asawa niya. Kaya nakampante ako. Naisip ko darating din ang araw na i-divorce ni Logan ang asawa niya. Darating din ang araw na ako na ang magiging asawa ni Logan. Ako naman kasi talaga ang nararapat dahil mula nung naging kami, Mama Mia, ako naman po lagi ang umiintindi sa kanya. Ako na lang lagi ang nag-aalaga sa kanya. Hanggang sa lumipas ang mga buwan. Time flies so fast, Mama Mia, at umabot na kaming dalawa ng 2 years ni Logan. Maraming mga nangyari. 1 week kami sa Lake Garda, 1 week kami sa Trento. Yung once a month na absent namin sa work, Mama Mia, ay hindi lang po yun sa iisang lugar namin ini-spend. Nagpupunta po kami sa iba't ibang part ng Italy. Venice, Genova, Verona, Sirmione, Bergamo. Lahat ng mga magagandang lugar sa Italia ay pinupuntahan naming dalawa ni Logan. Kaya alam ko na hindi lang sex ang relasyon naming dalawa. Ine-enjoy din namin ang venue, ang scenario, maging ang view, Mama Mia. Nag-enjoy din kami sa iba't ibang klase ng activity. Panonood ng sine, gumagala sa park habang magkahawak ang mga kamay. At lahat ng iyon, Mama Mia, ay baliwala lang sa asawa ni Logan. She doesn't care. Madalas pa nga, Mama Mia, sa totoo lang ay walang baon for lunch si Logan. May one time, Mama Mia, na may baon siya pero panis pa. Minsan, tinapay lang ang binibit-bit ni Logan sa trabaho. Madalas ay gagawa lang siya ng pasta o kahit anong Italian food na good for 1 week. At yun na, buong linggo, araw-araw, ang baon niya. Hindi ba't kaumay, Mama Mia? Kaya alam na alam ko na hindi na ginagawa ng asawa niya ang trabaho niya at ang responsibilidad niya kay Logan. Mama Mia, naging kampante ako na wala na talagang namamagitan sa kanilang dalawa. Pero kahit na ganun ay naaawa pa rin ako kay Logan. Kasi kami po, Mama Mia, nagtatrabaho po kami ng 10 hanggang 12 oras sa isang araw. Alam ko, Mama Mia, na importante sa amin ang pagkain. Ako rin naman, may mga times din naman na medyo pagod na pagod talaga ang katawang lupa ko. Kaya naman, wala na akong time na magluto din. Magsasaing na lang ako ng kanin. Pagkatapos magbabaon ng kahit itlog man lang o hotdog ay okay na yun sa akin. Ang mahalaga kasi may kinakain para may lakas. Kasi hindi naman po madali ang trabaho namin. Mahirap din lalo pat patagalan ng oras. Mama Mia, hanggang sa lumalim na nga ng lumalim ang relasyon namin ni Logan, lalo na nung sinasama ko na siya sa baon ko.
hindi na lang po sex companionship ang ino-offer ko sa kanya, kundi lahat na po ng wife duties ay halos ginagawa ko na kay Logan liban na lang sa kanyang laundry. Umuuwi pa rin kasi siya sa bahay ng kanyang asawa. Hanggang sa Mama Mia, nung maramdaman kong parang lumalalim na talaga ang koneksyon ko kay Logan, ay ako na ang nag-isip ng paraan kung papaano ko kakausapin ang asawa niya. Gusto ko kasi siyang makausap, Mama Mia. Gusto kong klaruhin sa kanya ang lahat. Bakit parang hindi siya bothered knowing na nag-e-exist ako sa buhay ng asawa niya? Bakit hindi rin niya inaalagaan si Logan kahit na siya naman ang official asawa nito? Pero nung makausap ko na siya, Mama Mia, ang tanging naging sagot niya lang sa akin ay wala raw siyang pakialam kung anong meron sa aming dalawa ni Logan. Ang mahalaga daw sa kanya ay sa kanya pa rin umuwi ang asawa niya at sa kanya pa rin binibigay ni Logan ang sweldo nito. Mama Mia, dun ko naisip na talaga sigurong walang pagmamahal ang asawa ni Logan sa kanya. Kawawa naman si Logan. At alam mo naman tayong mga babae, Mama Mia, kapag naaawa tayo sa isang lalaki, kasunod nun ay mas lalong lalalim ang pagmamahal natin para dito. Lalo na kung mahal na natin sila in the first place. Ganun naman tayong mga babae. Kung yung mga lalaki ay hindi nadadala ng awa-awa ang pagmamahal nila, tayong mga babae kasi, Mama Mia, ay may mga pusong mamon. Madali tayong maawa at ang awa na yon ay nataturn into love. Kaya naman, nung second year anniversary namin, ay kinausap ko na si Logan. Tinanong ko na siya, Mama Mia, kung ano ba ang plano niya sa pamilya niya at sa akin. At doon, Mama Mia, napagdesisyonan niya na humiwalay na ng bahay sa kanyang asawa dahil sabi niya yun daw ang dapat bilang respeto na lang sa akin na kanyang current girlfriend at kanyang totoong iniibig. At sabi niya, Mama Mia, ay nag-usap raw sila ng maayos ng kanyang misis na mag-co-parenting na lang. Susunduin niya raw sa umaga ang mga bata para siyang maghatid sa school. Then, tsaka siya babalik ng trabaho. Mama Mia, naging smooth naman ang lahat. Naging okay ang lahat sa naging usapan nilang dalawa ng kanyang asawa. Maganda ang usapan nila hanggang sa lumipas ang ilang araw. Sabado noon, Mama Mia. Siguro ang iniisip ng asawa niya ay magkasama kaming dalawa ni Logan buong Linggo at nakatira pa kami sa iisang bahay. Pero Mama Mia, promise po, hindi naman po kami nakatira sa iisang bahay ni Logan. Si Logan po ay nakitira sa kanyang kapatid. Ako po, Mama Mia, ay hindi naman po maaaring makitira si Logan sa akin dahil may anak naman ako. Ayoko kasing isipin ang anak ko, Mama Mia, na nagpapapasok ako ng iba't ibang lalaki sa bahay namin. Ayokong biglain ang anak ko. Hindi pa niya kilala noon si Logan. Ang gusto ko ay makasigurado muna ako kay Logan. Ang gusto ko ay masigurado ko muna na interesado talaga siya sa akin at na mahal talaga niya ako at na ako talaga ang pipiliin niya sa huli bago niya makilala ng personal ang anak ko. Mama Mia, maniwala kayo't sa hindi pero hindi talaga sa akin nakatira si Logan. Hanggang sa Sabado noon, Mama Mia, 10 p.m. Tinawagan si Logan ng kanyang panganay na anak. Umiiyak ito at pinapauwi si Logan sa bahay nila. Lasing na lasing daw kasi ang mama niya at umiiyak at nagsisisigaw pa. Siya lang ang kasama ng mga bata sa bahay at walang iba. Kaya naman nataranta noon si Logan kung ano pa ang mangyari. Kaya naman, nagmadali si Logan, Mama Mia, na tinawagan ako at ang sabi niya ay uuwi muna siya sa bahay nila dahil nagkaroon ng emergency. Noong tinanong ko kung anong klaseng emergency ay yun ang sinabi niya sa akin. Mama Mia, may anak rin ako kaya naiintindihan ko si Logan. Ako rin naman ay gagawin ang ginawa niya. Kasi nga, priority dapat ang anak. Kaya hindi ko napinigilan si Logan
na magmadali ng puntahan ang kanyang mag-iina. Pero Mama Mia, ilang oras din pong hindi nakatawag sa akin si Logan. Hindi na ako makatiis kaya tinext ko na siya. Tinanong ko na siya kung kumusta at kung ano nang nangyari. Mama Mia, hindi pa rin siya nagreply sa akin. Nag-umaga na lang ay wala pang Logan na nagre-reply. Ako naman ay halos hindi makatulog noon kung anong nangyari. Dahil nung muli kong tinawagan ang cellphone niya, ay nakapatay na po ito. Akala ko ay hindi na niya ako kukontakin, pero mag-aalas 9 na noon ng umaga nung tumawag sa akin si Logan. Ayos na raw ang lahat, na ayos na raw niya. Mama Mia, dun niya kwinento sa akin. Hindi lang palalasing ang asawa niya, kundi may plano rin pala ito na mag-suicide kasama ang mga anak niya. Mama Mia, hindi ko alam kung paano ako magre-react noon. Hindi ko alam kung paano ko tatanggapin ang sitwasyon na yon. Pero hindi na lang ako nagsalita. Sinabi ko na lang na naiintindihan ko ang pinagdadaanan nila. Akala ko Mama Mia ay ayos na ang lahat gaya nga nung sinabi sa akin ni Logan nung una. Pumasok pa rin naman ako sa trabaho nung Lunes at pumasok rin naman si Logan. Naging maayos pa rin naman kaming dalawa hanggang sa dumating ang araw na magli-leave kami para umalis at magliwaliw sa Italia. Kaya lang Mama Mia, ang sinabi niya sa akin ay dun na muna kami sa pinakamalapit na motel sa bahay ko. Tinanong ko siya kung bakit, pero sabi niya ay wala lang daw siya sa mood na gumala. Ang sabi niya Mama Mia ay kailangan niya lang daw ng pahinga. Kaya naman bilang butihing girlfriend ay binigay ko ang pahingang gusto niya. Pumasok kami sa loob ng motel, doon ay pinatulog ko lang siya. Nung magising siya Mama Mia ay namalayan ko na hinahawakan na niya ang tiyan ko. Hinahawakan rin niya ang mga masiselang bahagi ng katawan ko. Hindi na ako pumalag noon. Binigay ko na sa kanyang pahintulot na galawin ako habang nagtutulog-tulugan ako Mama Mia. Naramdaman ko ang pagkalalaki ni Logan sa akin, kaya doon ay gumising na ako at minulat ko na ang mga mata ko para salubungin at ibigay rin sa kanya ang intensiting binibigay niya sa akin sa pakikipagniig. Mama Mia, ilang beses naming pinagsaluhan ni Logan ang aming mga katawan nung araw na yon. Ilang beses kong binigay sa kanya ang sarili ko. Paulit-ulit ko rin sinasabi sa kanya na mahal ko siya. Na handa akong maghintay, Mama Mia. Handa akong hintayin ang araw kung kailan magiging okay na ang lahat sa pagitan naming dalawa. Ganun ko na siya kamahal. As in, sobrang-sobrang mahal na. Mama Mia, pagkatapos ng araw na yon ay parang may nagbago sa aming dalawa ni Logan. Hindi na niya ako masyadong tinitext. Kung nung una ay siya lagi ang nauunang mag-text sa akin, ngayon Mama Mia, ako na lagi. Ako na lagi ang nauunang mag-chat, makipag-communicate. At hanggang sa trabaho Mama Mia ay hindi na niya ako halos pinapansin. May mga pagkakataon na binibigay ko sa kanya ang baon niya, pero ang sabi niya ay busog na siya. Hanggang sa isang araw Mama Mia, nung magla-lunch na ako, ay naabutan ko sa pantry si Logan na nagla-lunch din. Nakita kong may baon siya. Kompleto ang loob ng baon niya. May main dish, may side dish, may dessert. Halatang pinaghirapan. Tinabihan ko siya Mama Mia at kumuha ako ng pagkain niya. Tinikman ko yon. Sabi ko, masarap. Tumingin lang siya sa akin. Hindi niya ako sinagot sa sinabi ko. Ang tingin ko lang Mama Mia ay stress siya noon sa trabaho namin dahil marami rin namang pinapagawa sa kanyang boss namin. Tinanong ko siya kung siya bang nagluto. Ang sabi niya, hindi. Ang akala ko Mama Mia ay kapatid niya ang nagluto. Ang akala ko all the while Mama Mia ay nasa bahay pa siya ng kapatid niya.
Wala na kasi siyang binibigay sa akin na kahit na anong update tungkol sa buhay niya. Kaya ang buong akala ko talaga ay ang kapatid niya ang kasama niya. Ang hindi ko alam, Mama Mia, hindi na pala nakatira si Logan sa bahay ng kapatid niya. Hanggang sa isang araw ay bigla ko na lang hindi nakita si Logan sa trabaho. Akala ko nung una ay umabsent lang siya. Tinawagan ko siya pero hindi niya ako sinasagot. Tinext ko siya pero wala ring reply, Mama Mia. At nung magtatapos na ang halos 3 araw, na wala pa ring sagot sa akin si Logan, ay tinanong ko na ang boss namin kung kailan ang balik ni Logan sa trabaho. No, he's not coming back anymore, sabi ng boss ko. Kasi nga, nag-resign na pala si Logan. Hindi ko alam, Mama Mia. Hindi ko alam na magtatapos rin pala sa wala ang lahat ng paghihirap ko sa relasyon naming dalawa ni Logan. Hindi ko halos matanggap noon ang mga nangyari sa aming dalawa. Mahal na mahal na mahal ko si Logan. Binigay ko ang lahat sa kanya. Pagmamahal ko, tiwala ko, serbisyo ko kahit na hindi kailangan. Mama Mia, nahirapan akong mag-move on. I felt so betrayed, pero guilty din ako, Mama Mia. Guilty din ako dahil alam ko naman talaga na may asawa siyang tao. Ang akala ko, Mama Mia, dahil normal lang yun doon sa ibang bansa ang ganong klaseng relasyon, ay makakalusot ako. Na makakalusot ang pagmamahalan namin ni Logan. Pinili na niya ako eh. Ako na ang pinili niya. Iniwanan na niya ang asawa at mga anak niya. Oo nga't hindi kami nagsama, Mama Mia, pero ako ang pinili niya. Hiniwalayan na niya noon ang asawa niya, pero bakit? Bakit bigla na lang siyang bumalik doon? Bakit bigla na lang niyang binalikan ang dati niyang asawa at iniwan ako ng walang paalam? Ang dami-dami naming mga plano. Ang dami-dami naming mga gustong gawin. Mga lugar na gustong bisitahin. Divorce niya. Pagpapakasal naming dalawa at pagiging buo naming pamilya kasama ang mga anak niya at ang anak ko. Lahat ng yun, Mama Mia, ay pinag-usapan na namin. Ang sabi niya, mas gusto raw niya ako at mas mahal niya raw ako dahil nakakakita raw siya ng katuwang sa akin. Unang-una, naiintindihan ko ang trabaho niya. Naiintindihan ko ang stress niya dahil pareho kami ng pinagdadaanan. Hindi katulad ng asawa niya na walang ibang ginawa kundi humingi ng pera sa kanya at humingi ng mga pambayad ng bills at kung ano-ano pa. Akala ko, Mama Mia, dahil marami kaming pagkakapareho, dahil naiintindihan ko siya at binibigay ko sa kanya ang pangunawang hindi binibigay ng asawa niya, ay ako ang magiging kasama niya sa huli, na ako ang magwawagi sa kanyang puso. Mama Mia, hindi ko nakita na darating din pala ang araw na yon, na darating ang araw na magtatapos kaming dalawa. I feel so lost, Mama Mia. Parang nawala ang lahat sa akin. Para bang wala na akong ibang pwedeng gawin. Para bang wala nang pwedeng mangyari pa sa buhay ko dahil natapos na ang lahat nung niloko at iniwanan ako ni Logan. Siguro nga, Mama Mia, ang iba sa inyo ay magsasabing wala akong karapatang masaktan dahil kasalanan ko naman to at pumatol ako sa isang may asawang lalaki. Pero talaga bang wala akong karapatang masaktan, Mama Mia, kung ang lalaking yon ay pinaramdam sa akin na ako ang karapat dapat? Kung ang lalaking yon ay pinaramdam sa akin na ako ang mas mahal niya? Mama Mia, ilang buwan na po ang nangyari. Ilang buwan na po ang lumipas pero hindi pa rin ako masyadong okay. Ang totoo niyan ay umaasa ako, Mama Mia. Umaasa ako na sa pamamagitan ng pag-share ko nitong kwento naming dalawa ni Logan ay makita kong muli ang sarili ko. Ang sarili kong ibinaon ko sa limot mula nung mahalin ko ng totoo si Logan. Ang sarili kong kinalimutan ko mula nung binigay ko ang sarili ko sa isang lalaking ang akala ko ay makakasama ko sa habang buhay. Sana po ay makita ko ang sarili kong ito
with this goodbye letter. Hindi lang para sa iyo at sa mga tagapakinig mo, Mama Mia, kundi para rin sa lalaking ang buong akala ko ay magiging akin. Ang totoo niyan, Mama Mia, kung wala lang siguro ang anak ko, kung hindi ko lang siguro kasama ang anak ko at kung hindi lang sana ako iniwan ng dati kong asawa ng isang supling, ay baka nawalan na ako ng ganang mabuhay. Ang anak ko na lang kasi ngayon, Mama Mia, ang pinaghuhugutan ko ng lakas ng loob para kahit masakit, kahit mahirap, ay pinipilit ko pa ring bumangon at pinipilit ko pa ring magpatuloy sa aking buhay. Mama Mia, ito pong huling parte ng sulat ko ay para po kay Logan. Shout out, una sa lahat, please, sana matanggap mo yung sorry ko. Ito na siguro yung sorry ko na hindi ko alam kung papaano ko i-justify. Sorry kasi nangako ako na hindi ako bibitaw. Nangako ako na ikaw lang hanggang huli. Pero as of now, sure pa naman ako na ikaw lang talaga hanggang huli. Kaso yung pangako ko na hindi kita iiwanan ay parang hindi ko na kaya pang tuparin. Hindi ko na kaya pang manatili sa iyong mga alaala. Sorry. Alam ko sa sarili ko na mahirap. Pero kaya ko sigurong tiisin ang lahat ng sinasabi sa akin ng asawa mo. Kaya kong tiisin ang lahat ng sinasabi sa akin ng ibang tao. Kasi tama naman sila eh. Sinisira ko talaga kayong dalawa. Tama naman sila. Na kung siguro hindi ako dumating sa mga buhay ninyo, ay baka mas hindi kayo nasira. Pero alam ko naman sa sarili ko. Alam ko sa sarili ko, Tart, na nagtitiis ako. Kasi ayoko na masira kayo ng tuluyan dahil sa mga anak ninyong dalawa. Sa ngayon, alam ko rin, Tart, na pati nanay mo ay galit na rin sa akin. Hindi lang ako ang kanilang kinagagalitan, kundi alam kong pati rin ikaw. Nagalit sila sa akin nung nalaman nila kung paano mo iniwanan ang asawa mo. Ayaw ka raw niyang matulad sa tatay mo, Tart. Sinabi mo rin sa akin yan nung una. Sinabi mong ayaw mong matulad sa tatay mo. Kaya hindi mo magawang baliwalain ang mga anak mo. Sorry, Tart. Pero ayoko nang mawala sa iyo ang lahat ng taong nagmamahal sa iyo nang dahil lang sa kalandian ko. Sorry, Tart. Alam ko naman na wala akong laban pag yung tatlong anak mo na ang pag-uusapan. Alam naman natin, hindi ba, na pag nagkagipitan, ako talaga yung pipiliin mong bitawan. Promise, sa totoo lang, hindi ko pa din alam kung talaga bang kaya ko. Kung paano ako magsisimula. Pero kailangan kitang palayain. Kasi hindi ka naman talaga naging akin eh. Pero thank you. Thank you dahil kahit tuyuin ako, ay ma-effort ka sa akin. Lagi mo akong iniintindi. Na-appreciate ko lahat ng efforts at pagmamahal mo. Lahat ng pang-iintindi mo sa ugali ko. Alam ko sa sarili ko kung gaano ako kamaldita, pero natiis mo yun. Napagtiyagaan mo ko. Thank you sa lahat ng memories, road trips, gala, bakasyon. Thank you kasi alam mong pag mainit ang ulo ko, gutom lang ako. At agad-agad food trip ang suhol mo sa akin. Kung ano ang gusto kong kainin ay go ka lang. Kasi sabi mo basta busog at masaya ako, ay masarap na ang pakiramdam mo. Thank you kasi kahit sabi mo hindi ka romantic at hindi ka sweet, kahit alam kong madalas kailangan mong mag-alarm para lang mabati ako sa mga special days natin, kasi kaartihan ko yun. Gusto ko midnight talaga yung greetings mo. Thank you kasi kahit medyo obvious at mostly palpak ang mga surprises gifts mo sa akin, ay pinipilit mo pa rin ang sarili mo na ma-surprise ako. And recently, thank you sa bibe nung Valentine's. Kahit inaaway kita noon kasi nga Hearts Day
dapat pero iba ang nararamdaman kong lungkot. Kaya para ma-cheer mo ako, ay may pabibi ka pa na large size at pasisiyo ka pang nalalaman. Hinaya mo pa yung pinakita ko na may shades, pero sisiw yun na may halo siyang na may payong. Kasi diba nung nakita natin yung bibi na may headband na uso sa Pinas, sabi ko sa'yo gusto ko rin nun. Ginawan mo talaga ng paraan. Salamat ha. Thank you. Sa lahat-lahat, sobra akong naging masaya sa'yo. Sobra kitang minahal at mamimiss kita. Mamimiss kitang awayin. Mamimiss ko yung taong gumigising sa akin at huling taong kausap ko bago ako matulog. Mamimiss kong ka-work ka. Na pag-trip kong mag-inarte, mag-a-adjust ka talaga. Huwag lang akong mahirapan at mapagod. Mamimiss kitang kasabay kumain. Sino na ang kakain ng taba ng karne ko at balat ng manok? Mamimiss ko din yung parte na pag nasa kotse tayo at nagpo-food trip, sinusubuan mo pa ako. You became my everything despite of our situation. Kakaibang respeto, kakaibang pagpapasaya, kakaibang pagmamahal yung pinadama mo sa akin, Tart. Pinataas mo ang standards ko sa isang lalaki. Perfect ka na sana eh. Perfect na sana tayo kung nakilala lang natin ang isa't isa ng mas maaga. For now, ni sabihin, ni isulat, hindi ko alam kung paano mag-uumpisa, sweetheart. Pero kailangan na eh. Matapang akong nakipaglandian sa iyo noon. Kaya kailangan matapang din akong e-exit sa kalandian ko ngayon. Bye, Tart. Walang good kasi. Wala namang good sa mga mangyayaring ito. Even though medyo natagalan ang pag-goodbye ko kasi akala ko pag hinanda ko ang sarili ko, pag iniyak ko na ng gabi-gabi sa loob ng halos 3 linggo, kulang pa rin pala. Kahit unti-unti ko nang dinudurog yung sarili ko sa araw-araw na titigan kita pa uwi at hihilingin ko sa'yo na sana huwag ka nalang tatawag at magti-text kasi kailangan kong masanay umuwi nang walang kausap sa CP. Alam mo bang unti-unti ko rin dinudurog ang sarili ko noon? Nung sinabi ko sa'yo na huwag mo na akong gigisingin, nahayaan mo na akong bumangon mag-isa. Sinabi ko yun kasi gusto kong masanay. Gusto kong ipakita mo sa akin na kaya ko, na kaya mo. Part 2.5 years tayo. Ikaw lang ang kasama ko. Ikaw lang ang minahal ko. Pasensya ka na. Focus ka na lang muna sa goal mo at hindi na yung sa goal nating dalawa. Trust mo lang yung process, sweetheart. I-trust lang natin ang lahat. Alam ko darating din ang araw. Katulong niya at yung 3 niyong mga anak, ituturo din sa'yo yung tamang daan at mabubuo ka ulit at maging masaya. Remember nung nag-usap tayo, iyak ako ng iyak, na what if makakita tayo ng lampara tapos may genie? Tinanong kita kung anong wish mo. Sabi mo, sana dumating yung time na pwede na nating mahalin ang isa't isa at makasama ang isa't isa ng forever at wala tayong masasaktang iba. Tapos yung wish ko, gusto kong maging maayos at masaya yung buhay mo. Yung buhay mo na hindi ko sinasadyang mas guluhin sa pagdating ko. Okay na ako na matupad yun. Promise kakayanin ko to. Sorry sa mga nagtataas ng kilay lalo sa akin pero ayokong may pagsisihan ako. Kaya ako pinagpatuloy noon ang relasyon naming dalawa ni Logan. Nagmahal at nagkamali lang ako pero may natutunan naman ako sa pagkakamaling yun. Natutunan ko na ang tunay na pag-ibig pala ay pagsasakripisyo. Tulad ng palagi kong sinasabi sa iyo, sweetheart, you are a good provider sa pamilya mo. Isa kang mabuting ama. Naging totoo ka din sa kanya. But things didn't go to the way we planned. At hindi niya nagustuhan ang co-parenting and took it negatively. So for now, plan B. You have to choose them. I know I made you a better man.
Sorry if I broke my promise na nasa likod mo lang ako palagi kahit anong mangyari. Thank you kasi until the end. Until the end ay nagtiwala ka sa akin. Maraming maraming salamat. Sobra kitang mamimiss. Yung higpit ng last hug, yung hawak mo sa mukha ko, yung kiss. Sorry. Mahal na mahal kita at alam kong mahal na mahal mo rin ako. Kaya lang kailangan nating gawin to. Kailangan nating palayain ang isa't isa. I hate to say this pero I have to let you go. I have to say goodbye. Sana sa next life nating dalawa ay tayo na. Sana makilala kita ulit and in a right time and it in a right place na sana. I love you sobra. Mahal na mahal kita. Yun lang po, Mama Mia, ang mga gusto kong sabihin sa kanya. Maraming maraming salamat nga pala, Mama Mia. Hindi mo alam kung paano ako natutulungan ng channel mo, lalo na kapag nalulungkot ako. Hanggang dito na lamang po. At maraming salamat. Lubos na gumagalang, Leira. Nako Leira, kakaiba ang kwento ng buhay mo. Totoong nagmahalan kayong dalawa ng sweetheart mong si Logan. Pero para sa akin, Leira, tama ang desisyon mo. Tama ang desisyon ninyong dalawa na palayain ang isa't isa. Kasi nga, hindi na malaya si Logan. Kung darating man ang araw na magiging malaya siya at magkikita kayong ulit na malaya ka pa rin, na malayan yung dugtungan ng naging pagmamahalan ninyo, sana ay maging maayos na ang lahat. Pero sa ngayon, tatagan mo ang loob mo kasi may asawang tao si Logan. In the first place, hindi ka dapat nakipagrelasyon sa kanya pero nangyari na ang lahat. Natutuwa pa rin ako kasi bumangon ka mula sa pagkakamaling yon. Natutuwa pa rin ako kasi sa huli ay mas pinili mo pa rin gawin yung tama. Naway maging masaya ka sa lahat ng desisyon mo sa buhay at na maging masaya ka sa piling ng iyong anak. Idinadalangin ko na sana bigyan ka ng Diyos ng tunay na kaligayahan. Maraming maraming salamat Leira sa pagbabahagi mo ng kwento mo sa atin, sa ating YouTube channel. Kung nagustuhan niyo ang kwento ni Leira, naway mag-like po kayo ng kanyang video at i-share din ang video na to. Mag-subscribe sa ating channel, mag-click ng notification bell para laging updated sa bawat video na ating i-upload. Muli po akong nagpapasalamat sa taus puso niyong pagsuporta sa akin at sa walang sawa niyong pakikinig at panonood ng ating mga kwento. Ako po ang inyong Mama Mia. Magandang magandang araw sa inyong lahat.